Ini si papa, si mama kita, si father, si papa, si father in the house of a new Orleans. Napa sumbong kang papa, sumbong na ako nung nag-post sa iya. Isusumbong ko yung nag-post kay papa, nag-post kay papa at kay baby. Namumulis siya sa kay papa. Epo. Pangalan ganyan pa kay Nani Patusa. Post a gibo a picture og ni Lawrence. Baby Lawrence. Dira ra yung picture pa. Ano de pa? Ano? Ganyan si Nani. No, Nani. Di mo alam? Dinamay-damay mo si Papa? Nani? Yan si Papa? Nasaan yan? Ha? Dinamay mo si Papa? Yung picture ni Papa, noon yun. Kuan pa yun. Yun yung time na 1 year si baby. Yung bunso ko. So, ilang taon na si baby ngayon? 12? Alam mo yun? Alam mo ba, Nani Patusa, kung ikukumpara ang pagkatao ni Papa sa pagkatao mo, alam mo yung si Papa nasa hospital, na nung madisgrasya si Papa nun at nakoma, alam mo ba kung sino yung mga andun, ang mga tao? Hindi basta-basta. Sila gobernador, congressman, mga doktor, sila doktor na best friend niya, kabrad niya, yung mga tao niya, nag-aalaga sa kanya, mga kasama niya, na di basta-basta. At alam mo ba, sa loob ng 4 na buwan, sino ang gumastos doon sa hospital? Tatlo. Alam mo ba kung sinong gumastos doon sa SPMC? DMC pa yun dati. Alam mo kung sino? President Duterte. Si Mayor Digong. At si Sap Bongo. Oo. Alam mo ba sa last day ni Papa doon? Sa Davao, bago siya yung natin dito? Alam mo ba, Nani? Pumunta pa doon si President Duterte, si Mayor Duterte, sa Angel Funeral Homes, doon, kasama si Sap Bongo, si Kuya Bongo. Kita mo? Ganun. Dahil, kilala papa ko, kilala niya. Kaibigan, yung family namin. Bakit kaya? Sige nga, mag-isip-isip ka, Nani Patusa. Mayor Duterte na mayor ng Davao. Noong 2012, nagpunta sa last day ni Papa dun sa Angel Funeral Homes sa Davao City bago siya hinatid dito sa lupa namin. Ba't kaya? Yan sana tantan mo. Yan sana isipin mo.
Uy! Nasaan isip-isip naman? Nag-iisip ka? Tapos po-post-post mo si papa ko? Ha? Hindi mo naisip? Kita mo, kung nagsisinungaling ako, ha? Kung nagsisinungaling ako, na about kay President Duterte na pumunta doon, wala kaming bayad, inako niya lahat sa hospital. Yung ambulance na taga 911 na nakukuha kay Papa every time na si Papa kailangan dalhin sa hospital at inaatake, alam mo yun, nakatukay yun para lang talaga sa kanya. Every time na kailangan siya, silang pupunta. Kilalang-kilala na si Papa at si Mama, kapatid ko. Tapos ganyan, pinampupost mo. Ito, di ba? Hindi mo alam? Oh, kung hindi totoo, bakit ako gumagawa ko ng video? Si President Duterte pumunta doon mismo. Kasama si Kuya Bongo. Si Sap Bongo. Ngayon, Sap Bongo. Siyempre, natural. Senator na siya. Ang tawag namin noon ay Kuya Bongo. Minsan isip-isip naman. Gagamit ka ng mga pangalan o mga tao na pinang-ano mo para manakit ka ng kapwa mo, hindi mo iniisip at tinitingnan kung sino yung mga iyon. Katulad kay Dayang. Bakit Dayang? Dahil isa siyang anak ng sultan ng Hulusulo. Dayang Fidis. Hindi ka nag-iisip? Tira ka ng tira, tira ka ng tira sa isang tao? Tingnan mo yung sarili mo. Kung masaya ka ba? Kinakain mo ba ay galing sa pinaghirapan mo? At yung sinasabi mo, pinagmamayabang mo na company mo ay sa'yo, o yung agency na yon ulul. Di ba? May kaso ka pa nga dun, di ba? Ha? Dahil nagbigay ka ng tawag nun, ng rifle na, ay ng armas na walang, ng baril na walang license. Di ba nani? May kaso ka dun. May mga reklamo ka dun, may mga complaint ka dun sa agency mo. Ano kaya kung kakalkalin ko yun, ano? Total na sa akin yung agency mo, eh. Na inangkin mo na iyo. Pwede namang gawin yun, eh. Para pang scam? Pwede. Pero, eto lang. Tumawag kanina si Kuya. Bibigay ko to. Ipache-check ko. Nasa akin. Huwag masyadong mayabang, nani. Tingnan mo muna yung mga kaaway mo. Okay? Tingin mo, di lang talaga kami makamove dito. Mahigpit talaga sa amin. Pero once nani na kayang-kaya ko nang gumalaw, kikita mo. Ayan. Hindi pa ako makakakilos. Dahil na mga border na naman nakaklose. Yun talaga problema ka. Kung pwede nga lang. Alam mo yan? Natatawa lang ako sa'yo. Nani Patos.